sa mga Katik Vloggers, mga subscribers, bagot saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel. Lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, ngayon, ito naman yung gagawin ko, yung sarili ko namang unit. Ito, medyo nanghihingi na ng maintenance, ano? Yan, sa mga nakakakilala sa mga ganitong unit. Ayan, so ito yung pinakamatagal ko ng TV, isang modified LG 42 inches, LCD pa to, hindi pa LED. Ayan, so nanghihingi na ng ano to, nanghihingi na ng maintenance. Ayan, so ito titirahin natin yung mga switches para hindi na tayo magpapalit. Ayan siya, ayan, binaklas na natin. Ayan, kukabit na lang natin, nalinis na natin lahat yan, pati yung mga kanyang mga contact, ano. Tapos meron pa tayong papalitan. Ayan, nakita nyo yung isang filter, parang Vulcan mayo na, kaya yan ang titirahin natin. Ayan siya. Okay, so let's start. So itong switches na kasi hindi na napipindot, kaya kapag na-misplace yung remote, hindi na mapapower on. Tapos yung menu nya, hindi na rin hindi na rin makukontrol, pati yung kanyang volume at channel. Kaya kailangan talaga linisin.
Ayan, so tapos na. Ayan siya. So lipat naman tayo dito, no? Dito naman tayo sa ating, ayan, sa ating board. Our supply. Ayan naman yung titirahin natin. Itong filter capacitor na lumubo na. So ito tatanggalin natin. Oh. So, ayan na. Talagang lubong-lubo na. So, papalitan na lang natin ng ibang value, ano? Kasi wala tayo ganun kalaki. Iba na yung klase ng mga kapasitor ngayon, ang liliit na. Yung value nito ay ayan. So 180 microfarad, 450 volts. So ito na lang yung papalit natin, nagpaparallel tayo ng dalawang 100 microfarad. Okay? Ayan, so natapos na natin, ano? Ayan siya. So, sasarado na lang natin to kasi wala ako naman ibang sira to kundi yung mga buttons lang. Tapos, merong kunting humbers. So, ayan siya. Ayan, at natapos na natin, ano? So, hanggang dito na lang. God bless at maraming salamat.